Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Sister ba to or brother Justin? Justin, lalaki, di ba? So, brother siguro. Pwede babae, pwede lalaki. Kaya nga eh, no? So, kapatid na lang, kapatid na Justin Navarro, tanong niya Bro Angel ito. Good evening, Bro John Ray. May tanong lang ako. May kapitbahay po akong nominal. Ibig sabihin, nominal, walang pakialam sa aral ng Katoliko. Sabi niya, kasalanan ba daw na mahirap na mamatay na mahirap? Di ko alam ang sagot eh. So, sagutin mo, Bro Angel. Well, tandaan mo kapatid, no, yung wala namang pinagkaiba yan dun sa naglilingkod sa di naglilingkod. Basahin natin nga dun sa Malakias chapter 3. Tingnan nga natin. Malakias 3 ano? Tingnan natin yung bandang 13. 13. Okay, so ito po ang ating mababasa, no, ayon po sa pinapababasa ni Bro Angel. Masasakit ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin laban sa inyo? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kaniyang mga utos o sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan? Hindi ba't? Kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Sandali bro, yan na. Ah, sige, sige. Pinagpalalo nga, pinagpapala eh. Di ba? Sige po, diretso. Ayan, diretso. Makikita natin dyan ang sagot ng ating Panginoon, sa bandang huli. Hindi. Ito yung mga nagdududa, no? Ito yung mga nagdududa. Bakit ka kailangan pa magsisi eh? Yung mga palalo nga. May mga palalo nga, pinagpapala. Sige bro, tuloy. Okay, maraming salamat. Hindi ba't kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang nananagana ang masasama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan. Ngunit hindi sila pinaparusahan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Ito na bro, nag-usap naman ito ng maka-Diyos na. We're talking not material things dito na. Papasok na hindi na material things. Kasi ang material, pwedeng maging mayaman ang mga masasama. Tandaan natin yan. Sabi nga yan sa talatang yan. And then, nag-usap-usap yung mga lingkod ni Lord. No? Yeah, mga wala namang pera yan. Mga ano yan, mga dukaring yan na naglingkod lang ni Lord. Alam naman, bihira. Wala yatang mayaman na lingkod ni Lord kundi mga pastor ngayon. So, yung mga lingkod ni Lord talaga na tunay, yung mga banal, walang mayaman na banal na nakarating sa langit na nakanonize. Puro talagang they denied themselves at tumulong sa kapwa. So ito yun ngayon, nag-usap-usap yung mga banal at lingkod ni Yahweh. Ano nangyari bro? Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Ayan, tingnan mo dito yung word for word, pinatala. Aba, nakatala sa langit yung mga may takot sa Diyos. Aba, yung kaligtasan pinag-uusapan diyan, nakatala oh. So hindi just binanggit yung mga mayayaman o yung mahirap. Mismo letra po letra yung may takot, ha. Hindi dahil mahirap ka, kasi maraming mahirap, tandaan mo kapatid, ha?
Maraming naghihirap dahil sa kasamaan. Okay? Maraming naghihirap sa kasamaan, hindi porket lingkod ng Diyos ay naghihirap, no. Maraming dahilan ng paghihirap. So, ito, marami ding yumaman na hindi ibig sabihin maka-Diyos. Yumaman sa paggawa ng masama, marami. Sumasamba nga sa Diyos-Diyos sa Bible, yumaman. And doon, bandang huli po nung talata, ang sabi, yung mga may takot sa Diyos, itinala sa langit. So, in other words, ang pinag-usapan, takot sa Diyos, ha? Hindi na doon kahirapan. Sige po, tuloy. Patuloy natin. Magiging akin sila, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatanggi ko sila bilang sariling itatangi. Akin. Itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa Diyos at hindi naglilingkod sa kanya. So pinag-uusapan dito kapatid, it's not all about material wealth. It's all about spirituality. Kung naalala nyo, during that time, namatay yung sa Lazarus at mayaman, ang si Jesus mismo nagsabi noon. Bakit yung mahirap biglang umakyat sa langit, no? So siguro yung tanong ng iba di magpakahirap na lang ako, no? So ang sabi naman ng mayaman, bakit naman anong kasalanan ng mayaman, no? So hindi ibig sabihin, medyo tingnan natin yung konteksto noon. Hindi ibig sabihin nung mahirap ka maliligtas ka. So, contextualize mo 'yon pagka paliwanag ng mga kaparean natin. The theological context noon, ang mahirap pansinin mo, no, kahit nandoon siya sa bahay, nakikita na natin yung mahirap kahit mumuglang ng mayaman kinukuha, hindi siya gumawa ng masama. No, so hindi siya gumawa ng masama kahit anong nangyari. Hanggang sa mamatay siya, hindi niya pinagnakawan, no, yung mumu niya o yung tira-tira lang kahit nahuhulog sa ano, yun lang kinakain. Hindi siya gumawa ng masama, kapatid. No? Iba yung naghihirap na dahil sa kasamaan. Napakaraming naghihirap na dahil sa kasamaan, katamaran, nagbisyo pa, lalong nawalan. No? Tapos yung mayaman, bakit naman na impyerno? Ano kasalanan niya? Kasalanan niya? Sin of omission. Nagkulang siya dun sa pagbibigay ng tulong sa mahirap. So, sino ba talaga mapalad, kapatid, no? Kaya yung tanong kasalanan dun? Parehong kasalanan 'yun kung parehong galing sa kasalanan. So, parehong kasalanan 'yun. Sino ba mapalad? Eto, Mateo 5 nga bro, verse 3 po, bro. Mateo 5? 3 bro. 3, Mateo 5, 3. So ito naman ang ating mababasa, mga mahal kong kapatid. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Ah, so hindi pala sa hirap at yaman talaga kahit ano pang mamatay, no? Tama, hayan. No? Kasi dito, exactly. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat mapapabilang sila sa akalino na dito, mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Ano ba ang bilang ng pagpaghahari ng Diyos, ang kaligtasan? Ayan. Umaasa ka sa Diyos kahit maghirap ka dahil sa pag-asa mo sa Diyos. Kahit anong mangyari, hindi ka magnanakaw. Kahit anong mangyari, naghihirap ka, hindi ka gagawa ng masama. Kahit anong mangyari, tuloy-tuloy ang paglilingkod mo. Kahit nahihirapan ka na, napupuyat ka na, tuloy-tuloy ang paglilingkod mo. Ang pinag-uusapan, paglilingkod sa Diyos, sabi ng Diyos, nakatala na sila sa langit. Yun ang mapalad, kapatid. Yun ang exact sagot natin, punto per punto. Yan, ang ganda ng sagot ni Bro Angel, no? Ito kay Manuel Beltran Castillo, yan. Kay Brother Manuel Beltran Castillo, ang tanong naman niya ay ganito. Bro Junray, ask lang po, ano ba ang kaibahan sa paglalang ng tao sa Genesis 1:27
at sa Genesis 2:7. Ang lalang ng Diyos kay Adan, sabi ng saksi ni Jehovah, yung sa Genesis 1:27, hindi pa naganap na tao. Ah, okay, so hindi parehas 'yun, no, to accounts of creation kasi yan eh, no? Na 'yun ang tanong din ng iba, bakit daw may dalawang creation sa Genesis? Dalawang beses ba daw gumawa ang Diyos ng creation? Hindi, isa lang po 'yun. Sa Genesis 1, kung babasahin niyo ang Genesis 1 up to 28, yung there. Kaya nga unang araw, pangalawang araw, tatlong araw, apat na araw. Yun po yung order ng paglalang ng Diyos sa sanlibutan or sa lahat ng bagay, yung order, no, according sa pagkasulat ng narrator. So order po yun, pero parehas lang po yun, no? Kung babasahin natin ang Genesis 2:4 na tinumpisahan, ganun lang din po yun, no? Tingnan natin, ha, inulit lang yun sa 4 eh. O sabi dito sa 2:4, Bible, ayun, Bible, ayan, ganito ang pagkalika. O, si ba? 2:4 na yan. So, sa uno, sa Genesis 1, natapos ng lahat ng nilika, no? Sa Genesis 1, 27-28, yung tao. So, sa 2:4, inulit lang ng narrator kung paano nilikha ng Diyos. Inulit lang yan. Sabi doon sa 2:4, ganito ang paglikha sa langit at sa lupa, nang likhain ng Panginoong Yahweh ang lupa at lahat ng bagay. O sa 5, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoong Yahweh at wala pa rin nagsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok at hinihingahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. So, ano ang pinagkaiba? Doon kasi sa Genesis 1:27, kung babasahin natin, kapatid, ha? Kung babasahin natin ang 1:27, sinabi lang ng narrator kasi dito yung lahat ng order ng ginawa ng Diyos. No, pero hindi po siya iba doon sa Genesis 2:7. Ano, sa Genesis 1:27, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang sa na isang lalaki at isang babae. So sinabi lang ng narrator kung ano ang nilalang ng Diyos diyan sa ika-anim na araw, lumalang siya ng tao at ang tao na ito ay ayon sa wangis ng Diyos. So yun lang ang kanyang sinabi, pero hindi sinabi sa ang material. Sa 2:7 ng Genesis, mababasa mo dito sa Genesis 2:7, sa anong material niya ginawa ang tao? Oh, walang pinagkaiba 'yon. Ang tanging pinagkaiba lang yung statement ba na sa 1 kasi hindi sinabi kung anong material ang ginamit, sinabi lang doon yung order ng paggagawa. Pero sa 2:7, yung saan kinuha or saan anong material ang ginamit ng Diyos at kung sa paano niya ginawa ang isang tao. So ito mababasa natin sa 2:7 hanggang 8. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halaman sa Eden, sa dakong silangan. Wait, anong talata ba yung hiningahan niya sa ilong, no? Okay, so 2:7, bro. 2:7 ba? Ayan. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, ayan, oh, dito na isinalaysay na ng writer kung anong material ang ginamit ng Diyos. No, hindi kasi niya sinabi sa Genesis 1 kung anong material. Sinabi lang ng Diyos yung order ng paggagawa. Pero sa Genesis 2, yung materialis at kung paano niya ginawa ang tao. So, pero hindi po magkaiba 'yan. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya ang sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Ito na yung istorya kung paano nagkaroon talaga ng tao. Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halaman sa Eden, sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Oh, so ito na yung istorya ng ano na, ng paraiso na. No, pinatubo niya roon ang lahat ng ori, etc. Kung mabasahin pa natin 'yan, no. So ayon sa tanong mo, kapatid, no, na sino yun? Si Brother Manuel. Sabi ng saksi ni Jehovah, hindi pa naganap na tao. Ganap na yun kasi sinabi ng anong Diyos eh. No?
Sinabi na ng Diyos sa Genesis 1:27 yung kanyang order ng paglikha, gawa na yon. Pero sa 2:7 yung proseso. Sa 2:7 na kwento. Yung process ng Diyos doon na isinilaysay ng writer kung sa paanong paraan at kung saan niya kinuha yung materyales, yung mga ganon. Pero sa Genesis 1:27, ganap na yun. No? Bakit? Ano bang sabi sa Ezekiel? Sa Ezekiel 12:28, no? Ang Diyos pag nagsalita, lahat ng kanyang ginagawa, magaganap talaga yan, no? Kaya sabihin mo sa kanilang isa man sa mga sinasabi ko'y hindi maaantala. Isa man sa mga sinasabi ko'y hindi maaantala, sabi ng Diyos. Kaya doon sa Genesis 1:27, yung order yon, order of creation. Pero sa Genesis 2:7, yung process, yung kung paano ginawa ng Diyos ang tao, specifically yung Garden of Eden. Kasi doon kasi sa Genesis 2:7 isinilaysay lahat kung paano ginawa ng Diyos yung Garden of Eden, then etc. No? Kapatid, naganap na yung Genesis 1:27. Sinabi lang ng writer doon yung order. Pero ganap na yun. Kasi hindi naman yun sasabihin kung hindi pa ganap. Sabi niya, Brandley, tanong ko lang kung pwede ba magninong or ninang sa baptism or confirmation ang isang tao na may mortal sin like hindi kasal ng simbahan? Salamat po, Bro John Ray. Bro Angel? Hindi po. Bawal po yun, kapatid. Tandaan po natin. Ang batas na simbahan ay kailangan practicing Catholic. When you said practicing Catholic, dapat ang ninong at ninang, ibig sabihin yon hindi siya pwedeng ano, ang tawag doon sa live-in, na may live-in cohabitation sa English eh, no? So mayroon ako binigay dati diyan, sinagot ko na yan kung saan code of canon law mababasa yan. Ayon sa code of canon law natin, hindi pwedeng yung ano, dahil ikaw mismo magiging godparents siya. So pag godparents ka, dapat ikaw ituturo mo yung mga tama. Eh kung ikaw mismo namumuhay ka sa mortal sin, anong ituturo mo sa bata? Diba? So bawal na bawal po ng simbahan yan. Although kasi bakit may nakakalusot? Eh minsan kasi sa sobrang busy ni Father, hindi na natitrace kung sino yung mga live-in, kaya tanggap sa simbahan. Pero sa code of canon law natin, mga kapatid, no, hindi talaga po pwede yung ano, yung mismo yung may live-in o they're living in a mortal sin, no? Unless iba naman yung nagka-mortal sin lang siya at nag-confess, iba naman yun, no? Wala pwedeng i-confess. Pero you're living in a mortal sin na live-in at saka even civil marriage, public sinner yun ayon sa Catechism of Marriage po natin, no? So hindi po pwede yun, at least nalaman natin ngayon, no? Yung mga nag-dinina at ninong, please, sana paulit-ulit natin sinasabi bago mahuli ang lahat. Hindi, marami nang biglang na-aksidente, biglang namamatay, no? Kasi mahirap talaga pag nakamatay natin ng mortal sin na hindi nagsisi. 10:35 ng CCC talaga, immediately, agad-agad, we will go to hell. So please, hanggat may oras pa po, magpakasal na tayo po sa pare. No? Napakarami nang gumawa niyan at nakapakinig at sumunod. Ano sabi ni Jesus? Sabi niya, huling araw, salita ko ang hahatol sa inyo. So, haharap tayo agad sa kanya. So, at least, kung ikaw ay kasal, wala nang problema. Magninang ka man, kahit kanino, pwede na po yung kapatid. Dapat talaga kasal sa simbahan and practicing Catholic po. Yun po, kapatid. Yan, maraming salamat sa magandang sagot, Bro Angel. At ito naman kay Rufino Tobias, no, kay Brother Rufino Tobias Jr. Meron ba pong sacramental blessing? Bro Jando, meron ba, Bro Jando, ngayon? Wala, no? Walang sinasabi sa akin si Father Darwin. Ewan ko lang, Ate Edna. May alam ko dito, Ate Edna? Sa tingin ko, wala. Kasi nga, ma-event sila, di ba? Yun ang sinagot ko ganina kay Sister Maiste. Oh, eh. May ano kasi, pagkatapos nun, malamang, punta pa sila kina Brad Caloy.
Oh, yun. Kaya most probably wala po talaga. Wala po talaga ngayon kasi kasama niya ngayon ang boards of the governors of all CFD. So, ang dami nilang event simula pa nung kaninang umaga hanggang ngayon yan. So, wala po talaga yan ngayon, Brother Rufino Tobias, no? At sabi pa dito ni si Rufino Tobias Jr. din, yun po bang mga sanggol na ipinanganak na di na binyagan, sila po ba ay ligtas sa kasalanan? Salamat po. Well, asan yung sisisi ko? Kung babasahin natin, kapatid, no, yung sa aral ng simbahan sa CCC 1261, no? As regards, sabi ng simbahan na, as regards children who have died without baptism, the church can only entrust them to the mercy of God as she does in her funeral rites for them. Indeed, the great mercy of God, who desires that all men should be saved, and Jesus' tenderness toward children, which caused him to say, "Let the children come to me, do not hinder them. Allow us to hope that there is a way of salvation for children." Yung sabi ng simbahan, allow us to hope. So hope, gawin natin pag-asa yan. No, yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na huwag niyong pigilan ang mga bata na lumapit sa akin. So ang sabi ng simbahan, allow us to hope that there is a way of salvation for children who have died without baptism. All the more urgent is the church call not to prevent little children coming to Christ through the gift of holy baptism. So ang simbahan, talagang iniasa na lang natin yan sa awa ng Diyos, no? Kasi biblically, kapatid, no, kung sa biblical talaga natin titignan, ang mga batang hindi na binyagan, hindi talaga yan nawala ng mortal sin, no? In Salmo 5:51, sabi ni San David, sa sinapupunan pala ng ina, siya ay makasalanan na. So ibig sabihin, tayong lahat, nasa sinapupunan palang makasalanan na. At kung sa paanong paraan ba nawala ang kasalanan, na yung tinatawag ting man ng kasalanan? Sabi ni San Pablo sa Hebreo 10:22, no? Sa 10:22, pinahayag ni San Pablo, at sa Tito 3:5, bababasa din natin yan, no? So dito muna sa 10:22, ito ang wika ni San Pablo. Kaya't lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan ng dalisay na tubig ang ating katawan. So tandaan natin ang binyag, ang paraan ng paglilinis ng ating kasalanan, at pinahayag niya rin yan dito sa Tito 3:5, no? Tito 3:5, wait lang ha. Tito 3:5, yan. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin, tayo'y ipinanganak na muli. Ibig sabihin, binyag, no? Born again. Tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig, at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. So yun ang way ni God para maalis yung tinatawag nating original sin, na sinabi ni San David sa kanyang Salmo 5:51, no, na sinapupunan pa lang ang bata may kasalanan na. So matatanggal lamang yun sa pamamagitan ng binyag. Kaya nga ang simbahan, ang tanong mo kasi kung ang batang namatay na hindi na binyagan, may kasalanan pa ba? So biblically, hindi. O, may kasalanan talaga kasi sa binyag nawawala eh. Sa binyag nawawala, sabi ni San Pablo, tayo ay nilinis sa ating maitim na budi sa pamamagitan ng tubig, at tayo ipinanganak ng muli sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, binyag, no? At sa tanong mo, kung no, meron ba baslang kasalanan, kung biblika, biblia ang ating pasasagutin, meron talaga kasi hindi sila nahugasan sa tubig eh. Hindi sila nabinyagan. No, kaya nga sabi natin Panginoong Jesucristo sa Mateo 28:19, gawin yung alagad ko lahat ng mga tao, no, general ha, generic ang ginamit, tao, ibig sabihin lahat, bata, pati bata, kasi ang bata tao yan, hindi naman yan hayop ang bata eh. So lahat ng tao pabinyagan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So kung hindi sila nabinyagan, abay, hindi sila naging
alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang sabi ng simbahan, binasa natin kaganina, yung pag-asa natin, ibigay natin sa awa ng Diyos na yung mga batang hindi nabinyagan, no, ay iligtas din niya. Kasi ayon sa pananalita ng ating Panginoong Hesukristo, huwag niyong hadlangan ang mga bata na makalapit sa akin. Kaya sabi ng simbahan, allow us, this is our hope. No, so pag yung pag-asa na yon, iniaano na lang natin sa Diyos na sila ay makita ang Diyos at makapasok din sa kaharian ng langit. Kasi kung Biblia ang ating pahuhukumin, kapatid, hindi talaga sila pwedeng makakita sa Diyos, no? Kung Biblia, strict in strict sense, Biblia, hindi nila makikita ang Diyos, no? John 3:3-5. Hindi nila makikita ang Diyos eh. Sabi dito sa John 3:3, sumagot si Jesus, para pakatandaan mo, malibang ipinanganak ng muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ibig sabihin, binyag, no? Kapag ang tao, ang bata, tao yan. Kapag ang tao ay hindi mabinyagan o ipanganak ng muli sa tubig at espiritu, ano, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Hindi niya makikita ang Diyos. Sa 5. Sa pag-asagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, malibang ang isang tao, so yung bata, tao din yon, ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga ang simbahan ni urgently, once manganak ang isang tao, agaran, ipabinyagan yan, kasi hindi nyo malalaman. Baka biglang madisgrasya yung bata na yan, mamatay, baka hindi pa makapasok sa kaharian ng langit, no? In strict sense, ha? Pero dahil nga ang simbahan, Mother Church, kaya nga siya mother eh, nanay. Siyempre, yung nanay always, ano yan, always nag-care sa anak, always yan, hindi nag-iisip ng masama doon sa mga anak na napariwara. Kaya ang simbahan, instead niya sabihin na hindi yan makakapasok sa langit yung mga bata na binyagan, siyempre nanay siya, hindi niya sasabihin sa anak niya yun. Kaya iasa natin, sabi ng simbahan, iasa natin sa awa ng Diyos na sila ay mabigyan ng kaligtasan at makapasok sa kaharian ng langit. But in strict sense, sa Bible, sabi ng Panginoong Hesukristo, ang hindi mabinyagan, hindi makakakita sa Diyos, at hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Diyan po nanggaling ang ating pong doktrina sa Vatican I na infant, ano yan, yung limbo infants. Bakit, ano ba yung limbo na yon? Ang limbo is a state or place of happiness minus the vision of God. So paraiso din siya, pero hindi nila makikita ang Diyos. Kasi ang mga batang namatay na hindi nabinyagan, hindi naman rin yun pwede itapon sa impyerno. Kasi ang impyerno, tapunan yun ng mga malalaking kasalanan. Yung mga batang namatay na walang binyag, hindi naman yun mabigat na kasalanan eh. That is more original sin. No? So hindi sila pwede itapon sa impyerno. Pero hindi rin sila pwede isapasok sa langit. Ito yung theology ng Vatican I. Kaya mayroon itong tinatawag na limbo infant. No, kasi may mga batang namatay na hindi nabinyagan. Hindi sila pwede sa impyerno kasi yun, tapunan ng mga mortal sin. Hindi din sila pwede sa langit ayon kay Panginoong Hesukristo, di ba? John 3:3-5, bawal ang mga tao makapasok sa kaharian ng langit at makakita sa Diyos kung hindi mabinyagan. Wika ng Panginoong Hesukristo yan. Kaya nga sa Vatican I, ang aral ng simbahan, mayroong tinatawag na limbo infants. Ano yung limbo infants? A place or a state of happiness minus the vision of God. So yan po ang aral natin. Pero sa Vatican II, sa panahon ni Pope Benedict, tinanggal na niya yung limbo infant kasi nga bilang nanay, no, ang simbahan, nanay kasi yan, inaasa natin sa awa at pag-ibig ng Diyos na yung mga batang hindi nabinyagan, bigyan niya pa rin ng privilehiyo or privilege na makapasok sa kanyang kaharian at makakita sa kanya. But in strict sense, or Biblia na nagsabi, ang hindi mabinyagan, hindi makakapasok sa kaharian ng langit, at hindi rin makakakita sa Diyos. Pero, biblically din, sabi ng Diyos, anuman ang ipahintulot ng iglesia, ipapahintulot sa langit. Kaya, iasa natin sa Diyos na yung mga batang hindi mabinyagan, makakapasok pa rin sa langit. Yun ang isagot natin sa iyo, kapatid na Rufino Tobias, no? Sana naliwanagan ka. At sa'yo naman, Bro Jando. Mamaya naman itong iba, Bro Jando. Bro Junri. Oh, yes, sige, Bro Angel.
yung sagot natin, lagi natin sinasabi may batayan tayo, baka sabihin ni, no, bawa maitanong sa pare, eh may ganun ba, ano ba? So, yung tungkol sa ninong at ninang kanina, naku, kahit sino, basta't katoliko, baka ganunin tayo. So, nagbigay ako na ngayon ng batayan, at islas nyo to sa lahat na nakikinig ngayon, please. Islas nyo to, pag nagtanong kayo at kinontra ni Father o kinontra ng mga nasa opisina, na kinontra nila na kahit sino pwede o ano man, hindi na ako magtatanong. O kaya pag nagtanong ka at baka magalit sila, wala kang batayan, pwede nyo islas to. Bro, dyan daw may binigay ako sa'yo. Code of Canon law yun, 872 to 874. Pero senior cut ko na lang, pwede bang kain yan, bro, dyan daw sa screen? Basic lang to, ha? Ayan, oh. Okay. Actually, hindi yan nasusunod. Pansinin nyo, hindi yan nasusunod. Okay, the church requires only one Catholic. One only Catholic godparent. Ang dami yung mga ninong-ninong ngayon. But parents may select two. A godfather and a godmother. Parents may not serve as their children's godparent. There can only be one godfather and one godmother for each child. A Catholic godparent must be 16 years old or older and a fully initiated member of the Roman Catholic Church, having received the sacraments of baptism, confirmation, and Holy Eucharist. Participates weekly in Sunday Mass and attends on holidays of obligations. San ba yun? Yan, C and D tayo. Yung C at saka D. A person who can share with you the task of handing on the Catholic faith and who gives witness to our faith in Jesus Christ by receiving the sacraments of penance and Holy Eucharist on a regular basis. Ayan, bago mo ano yan, ayan yung sinasabi ko na dapat married kayo sa Catholic Church, D. If married, a person who is validly married according to the laws of the Catholic Church. Yan, so yung kanina po, no, dapat validly married lang siya, hindi siya civil marriage, hindi siya live-in. So may batayan po tayo, baka sabihin naman na ano, naku, baka nag-ano lang si Bro Angel. Hindi po. Lahat na sinasabi ko rito, may batayan ako. Hindi ko lang kagad-kagad maibibigay sa inyo dahil nga punto for punto sagot. So, kaya lang may mga sensitive na bagay na baka ma-question tayo ng mga ano natin sa simbahan, mga lingkod ng Diyos. Baka sabihin, bakit ako? Tagal ko nang nagninino ako, lipin lang ako, tinanggap ako. Di ba? So, sabihin nila, ano ba pinagsasabi ni Bro Angel? Eh, ako nga, tinanggap ako, civil lang ako. No. So according to the, actually nasa Code of Canon Law 872 to 874 po yan, ayan po, dapat validly married ka kung ikaw ay magnininang. Married ka sa church. So yun po ah, mga batayan natin, dapat kompletong batayan, may dokumento. Yun po, salamat Bro Jando.